Showbiz fanatics, Miss Maine Mendoza, aba, totoo ba na siya ay nagtatatalak at sobrang nagsistress sa kanyang tweet sa kanyang official Twitter account? Panoorin natin ang balitang ito. Pero bago yan, kung hindi ka pa nakasubscribe sa aking channel, please don't forget to like, share, and subscribe at i-hit mo na rin ang notification bell for more showbiz updates. Bago natin simulan ang ating mga updates ngayong araw, ay nais ko po munang magpasalamat sa lahat ng mga true-blooded All Dub Nations na lagi nakaantabay at nakasubaybay sa lahat ng ating mga updates. So dahil dyan, meron po tayong ilan sa mga komentong napili patungkol sa ating last update dun po sa kung saan ay talaga ng mga kinawindang ng marami nang malaman ito. Sabi po ng una nating commentator si Miss Edgy Marcelo, "Good PM Miss Tareds, grabe akala ko nasa Itbulaga si Alden. Hopya ako. Aga ko pa nag-lunch shock ako sa Itbulaga. Number 27, 4-5% based sa AGB Nielsen rating. Miss Darrett, so sad din ako. Merong siyang tawang emoji pero sad siya. Kasi nagbigay ng short messages ang 7 double cards including Maha. But hindi sila nila sinali si Alden. How at when sila nag-start sa eBay Double Cards? May araw din kayo. Look, nawawala na sa good standing kayo. Based si AGB Nielsen, God knows what bad things you are doing kay Alden. My counterpart, young true Lord Providence. Thanks and regards." Ayun, so isa nga sa mga napansin ni Ma'am Edgy Marcelo na sa ginawa pong video or sa ginawa pong taping po ng Itbulaga kung saan nagkwento kasi yung mga Dabar Cards ng kanilang experience kung paano sila napasok sa Itbulaga at kung paano nabago yung kanilang buhay dahil sa program. So inaantay ng marami syempre na si Alden Richards ay lalabas, pero unfortunately hindi natin siya napanood doon dahil na rin sa kanyang conflict of schedule. I know and I believe on my heart na hindi pa rin naman officially tinatanggal ng Itbulaga si Alden. It's just so happen na may mga schedules po siya na hindi nagmamatch dun sa schedule na kailangan nandun siya sa Itbulaga. Kaya at makikita natin na very busy si Alden ngayon, lalo na't meron pa siyang concert, tapos meron pa siyang tinatapos sa teleserye this year, which is ang kasama niya ay si Bea Alonzo. Pero mas pinapriority ngayon ni Alden Richards yung nalalapit niyang concert sa US, kung saan hindi po siya virtual, meron po siyang live na audience. At hanggang sa ngayon ay talaga namang umaariba po yung pagbebenta ng tickets. Sabi naman ni Miss Violeta Santos, sana napapansin ng management ng Itbulaga na ayos ang mga damit ng mga bagong host. Nakalabas na lahat ang sasagwa, hindi bagay para sa mga bata. Ayan. Ito naman po yung observation ni Ma'am Violeta Santos kasi alam niyo naman kasi yung ano natin ngayon, yung ating pong passion, di ba? Kakaiba na eh. Marami na po talagang mga kabataan at mga artista, lalo na mga artista kasi ang ginagaya ng maraming mga kabataan ngayon. Kaya naman may punto po si Ma'am Violeta sa kanyang napansin na if you are a public figure, you must need to be a good model or good example para sa lahat ng mga nanonood. Pero sa mga napapanood kasi natin, totoo po yung sinasabi ni Ma'am Violeta Santos na parang lahat nakalabas na, so wala na silang itinatago at talagang hindi po siya kanais-nais sa paningin ng iba. May iba-iba kasi tayong way kung paano natin ipiperceive or titignan ng isang tao. Kung kumbaga, isang beauty is in the eye of the beholder, ika nga. Sabi naman ni Miss Marcela Hernandez, yung pinausong sale ni Maha, napakasagwa, lalo't siya ang gumagawa. Para bang nag-i-initiate ng sex, di ba niya napapansin? Alisin na sana yan. Wala na may tinurong maganda yung 2M na yan. Yung isa pang joke, puro sablay. Di rin naman ako nanonood, naglalaro na lang ako ng games. Sa SCP ko, enjoy pa ako. Please, mga boses ng Itbulaga, gumising naman kayo. Ayan. Ito naman ang panawagan ni Miss Marcela Hernandez para sa lahat po ng mga management po ng Itbulaga na talaga namang nando doon, pero yun nga, ang inaasahan sana natin is sila yung sasaway, di ba? Para dun sa mga sitwasyon na nangyayari ngayon sa Itbulaga, which is hindi kasi yun yung nangyayari. At isa yun sa mga bagay na kinaiinisan ng marami. So, salamat po sa inyong mga komento. Please comment down below sa ating comment section na related po sa ating latest updates.
At ngayon, pag-usapan natin yung ating proper video for today, kung saan yung videos na napapanood natin ngayon. Ito po yung mga behind the scene and TBC na ginawa po ni Miss Maine Mendoza sa kanya pong Bench Family, kung saan nag-launch po siya ng panibagong brand and panibagong poster para po sa bilang ambassador ng Bench. Ayan. So, kasabay nga po nito ay pinag-usapan din sa Twitter at sa lahat ng social media platform ang isang tweet ni Miss Maine Mendoza na full of emotion. Sabi niya, always pitting women against each other. Hindi ko din gets. TBH. Ano ba yung TBH? Hindi na lang maging happy tulad namin na happy kapag magkakasama. Lagi may nasasabi. Lagi may sinasabi kahit walang issue gagawan. Tapos sa amin magre-reflect at sa ibang sumusuporta ng tahimik sa amin. So, this is gonna be very heavy situation or a heavy tweet of Miss Maine Mendoza na parang may pinaguhugutan siya. Pero according po sa mga experts talaga, according po dun sa ating pong mga na kita dun po sa kanya mga tweets, na parang marami pong mga followers ni Maine Mendoza ang hindi naniniwala sa ganitong klase ng tweet ni Maine. Kasi alam natin na ang official po na Twitter ni Miss Maine, mula nung naging celebrity po siya, ay hindi na po siya personally ang humahawak nito. Kumbaga may handler na po si Maine eh. Meron na pong ibang tao or admin na gumagawa niyan para sa kanya. Ang tweet na ito ay nanggaling po doon po sa isang issue na pinag-usapan sa Twitter, kung saan marami po ang naka-observe na para tila baga na basto si Maine Mendoza sa ginawa ni Maha Salvador sa pag-agaw ng chips na nabunot nga ni Maine kung sino ang magiging host ng bawal judgmental, habang yung iba ay nakikinig lang. Syempre pag host ka kasi, o ikaw yung kausap ng mga guests, talagang kailangan mabilis ka mag-isip, kailangan very relevant yung iyong sinasabi. Kaya naman iniiwasan ito ng maraming host sa Eid Bulaga. Sa pagbunat po ni Maine, agad naman itong hinagaw ni Miss Maha Salvador na hindi nagustuhan ng maraming manonood. At doon po nagsimula ang rant patungkol nga doon sa tweet na ito, na kumbaga is, kung i-check natin yung Twitter niya, is parang hindi si Maine. Kasi kung si Maine Mendoza yan, hindi po ganyan ka-stress at parang full of emotion ng galit yung kanyang pagpo-post. Kumbaga, i-educate niya yung mga viewers niya o yung mga followers niya na hindi dapat ganun. Ganun kasi si Maine eh, dati pa ganun siya. Kaya naman, kayo na pong humusga, is she a Maine Mendoza or not? And that's it for today. For more videos and updates, please don't forget to like and subscribe for more updates.